Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Skusta Clee ngayon? Ang astig rapper na nagpaibig kay Zainab Hareke, ang Chris Brown ng Pinas, at tinatawag ding Trap King, bata man o matanda ay kilala na talaga siya ng mga Pinoy dahil sa dami na din ng kanta niya na sumisikat at talagang nagiging paborito ng masa. Kamusta kaibigan? Maligayang panunood dito sa inyong Master Files. Sa video natin ngayon ay ating mas kilalanin pa si Skusta Clee. Paano siya naging ganito kasikat at nilagpasan lahat ng naunang rapper ng Pinas? Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo ang mga ganitong content, ay mag-subscribe ka muna at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago nating uploads. Si DaryleJake Borja Ruiz o mas kilala natin ngayon bilang Skusta Clee, ay isinilang noong February 16, 1996, sa Sunnybrook General Trias, Cavite. Siya ay nag-iisang anak nila Gloria Borja at Conrad Ruiz. Bago pa siya sumikat bilang rapper ay nasubukan niya munang maging banda, dumaan din siya sa pagiging dancer, at pati ang pagiging magaling na street magician ay ginawa niya din. Alam niyo ba na dati ay Clee o Patra ang gamit niyang pangalan? Pero nang tumagal ay pinalitan nito ng itinuring niyang kuya sa pagmamagic, at ginawa itong Skusta Clee. Pumayag naman siya dito hanggang sa ito na nga ang simula ng paggamit niya sa pangalang Skusta Clee. Di nagtagal ay pinasok naman ni Skusta Clee ang pagrarap, at naging miyembro ng Lobo Pamilya noong 2011, at sa simula pa lang ay ipinakita na niya talaga ang matinding potential niya sa larangan ng pagrarap. Sinong nagsabi, di kami babalik, bubunulo lahat kami ay umalis, nagkamali ka ng inakalabano pala, sinasabi mo naglaho na lahat ng papangis. Kasunod nito ay napasali na din siya sa Old Cash Dogs, na mas kilala natin ngayon bilang OC Dogs, at ito na din ang simula ng paglutang ni Skusta Clee sa larangan gamit ang makabagong estilo, ang trap music. Nayanig ang mundo ng hip hop lalo na nang inilabas niya ang kanyang kantang Beast Mode. Ang iba dapat sa mga yan ay kina kame kame hanggang masabi nila sa akin Skusta Clee, grabe ka. Talagang madami ang napahanga niya dito, nasundan pa ito ng madaming hit song na kasama ang OC Dogs. Hanggang nang alis sa piling ikaw ang mababae ng ibig, kaya ayaw na kitang panain kasi sa una ka lang magaling. I'm just saying I'm in love with that bitch. Noong 2014, nagsimula ang pagsasama ni Skusta Clee at ng isang music producer na si Flip D, at ito na nga ang simula ng pagbulabog nila sa hip-hop music at mas lalo pang lumakas ang musika ng isang Skusta Clee, lalo pa nilang pinakita ang malupit nilang estilo noong nilabas nila ang kantang Kriminal, at Dami Mong Alam noong 2015 onwards. Flip on the beat. Petty Droppers League. Kamusta? Tuloy ka, halika na pare, wag kang mahiyang pumasok. Bebe! Flip, flip. Guess who's back, bitches? Petty Droppers League. Ang dami mo. Dahil dito ay naging laman ng iba't ibang platform sa social media si Skusta Clee. Simula sa YouTube, Facebook, at maging ang pinagmula ng TikTok, ang Musical.ly. Talagang binasag niya ang lahat ng ito at naging idolo talaga siya ng karamihan, hindi lang sa trap music, pati na din ang pormahan niyang naka-face mask. Bago pa man nagka-pandemya at nauso ang face mask, ay ginagawa na noon ito ni Skusta Clee. At madami din ang gumagaya sa kanya sa pagporma na may face mask. Ano nga ba ang dahilan kung bakit siya nagsusuot nito? O sadyang trip niya lang gawin ito? Bago ba nangyari yung pandemic, matira na po yung pandemic sa kaya, kanya. Kaya naman ako nag-face mask noong mga panahon na yun. Dahil kasi nga diba nagkasakit ako, bawal akong ma-expose sa usok, sa pollution, kasi hindi ako nakakahinga. Taong 2016 nang magsanib puwersa ang dalawang grupong OC Dogs at ang X-Battalion para sa kantang Kakaiba, at ito din ang kauna-unahang music video na gagawin ni Skusta Clee, at sa panahong ito ay featuring pa lang siya ng X-Battalion at hindi pa official na miyembro ng grupo. Sa akin ka na lang, girl. Sayang ka kasi kung sa iba mapunta. Pagkatapos nito ay naging official member na din siya ng XB, hanggang sa pumasok ang taong 2017, nang biglang binulabog ng X-Battalion at ng OC Dogs hindi lang ang mundo ng hip-hop kundi pati na din ang buong Pilipinas nang ilabas nila ang kanilang bagong kantang Hayaan Mo Sila, na naging trending at kontrobersyal.
Umani ng iba't ibang reaksyon ang kantang ito, dahil nga ang kanta ay patungkol sa mga babaeng manloloko. Pero dahil sa sobrang nagustuhan din ito ng masa ay lalong sumikat ang kanta at naging daan ito sa lalong pagsikat ng grupo, at sa makabagong henerasyon at sa iba't ibang social media platform ay tinangkilik ito, maging sa mga ginikan at kahit sanman ay maririnig mo ang kanta nila. Kabi-kabila na din ang kanilang mga TV guesting. Dumami din ang kanilang mga sponsors. Ito na nga siguro ang patunay ng sobrang kasikatan at pagiging successful ng kanilang grupo. Taong 2018, nang makilala ni Skusta Clee si Zinab Hareki, na kanya namang naging asawa na din ngayon at nagkaroon na din sila ng isang anak. Dahil sa sobrang kasikatan ni Skusta Clee noon ay instant celebrity na din si Zinab, kaya naman laman na din palagi ng social media ang mga updates sa dalawa o ang Team Zyril. Tuloy-tuloy ang pagsikat ni Skusta Clee at ng ex-Battalion, hanggang sa naging manager na nga nila si Ai de las Alas, at nagkaroon pa sila ng pelikula kasama ang buong grupo, ito ang Sons of Nana Isabel. Pero hindi din nagtagal na nakasama nila ang manager na si Ai hanggang sa iniwan na din sila nito dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Nang matapos naman maghiwalay si Skusta Clee at Zainab, ay naglabas si Skusta Clee ng bagong kanta patungkol dito, at tinawag niya yung Zebiana. Biglang naging hitsong agad ito sa buong bansa. Ang kantang ito ay ang unang video ni Skusta Clee na umabot sa 100 million views, at bukod pa dyan, siya din ang kauna-unahang Pinoy hip-hop artist ang nakagawa noon. At dahil nga sa sobrang ganda ng kanta ay muli niyang nabawi ang pag-ibig ni Zainab. Taong 2019, nang muling gumawa ng bagong music video ang ex-Battalion, panibagong bagsik ang kanilang inilabas na kanta, at ito ay pinamagatang pakinabang, sadyang naiiba ito sa mga nauna nilang kanta dahil napakaseryoso ng kantang ito, at talagang mas mabigat ang dating. Taong 2020, ito din ang taon nang pumasok ang pandemya, madami ang mga artist ang naapektuhan sa panahon na ito, dahil nga nawala ang mga concert party at guestings nila, pero dahil sa nakafocus na lang lahat ng mga tao sa social media, ay lalong nag-boom ang iba't ibang platform nito lalo na ang TikTok, kaya naman bago matapos ang taon ay nakagawa pa si Skusta Clee na naging hit song Naneman, mabilis na sumikat ang bago niyang kantang Dance With You kasama niya dito si Yuri Dope, at dito niya din ipinakita ang galing niya sa pagsasayaw, hanggang sa naging trending dance na din ito sa TikTok at umabot agad ng higit sa 100 million views ang music video niya sa mixing panahon lamang. Matapos nga ang on and off ng relasyon nila Zainab at Skusta Clee, ay finally nagkabalikan na din sila at si Zainab pa ang masayang nag-announce sa lahat kasabay ng kanyang pagbubuntis. April 2021, nakapaglabas pa din ang ex-Battalion ng kanilang big comeback song nila na pinamagatang Yearly, at ito nga ay patama sa kanilang mga haters, mabilis na tumaas ang views na to na umabot agad ng million views sa mixing panahon lang. Kasunod nito bago matapos ang buwan ng April ay ang pagsilang ni Zainab sa kanilang baby, masayang masaya si Skusta Clee. Mapapanood nyo ang kanyang vlog tungkol sa araw na ito sa kanyang YouTube channel, sa ngayon ay busy si Skusta Clee at masayang masaya sa pagiging daddy sa kanilang newly born daughter. Maraming salamat po sa inyong panonood, ito ang inyong Master Files.